beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa. Magandang araw, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kung bago lang po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at siyempre, mag-subscribe. Yeah. At eto na nga mga kapatid. Eto na mga usapin nga ngayon dito sa kay Pastor Kiboloy na ngayon ay pinamamadali nga na imbestigahan. No? Mga kababayan, hanggang ngayon eh, wala pa nga rin wala pa rin nangyayari, hindi pa rin na umuusad, kundi kailangan ngang itulak para lang sa ganun. Eh malaman na natin ang katotohanan at deserve natin bilang mga Pilipino, bilang nakapaloob sa bansang Pilipinas, mga kababayan, i-deserve natin na malaman kung ano yung katotohanan. Dahil nga naman, syempre mga kababayan, ito yung usapin, no? Usapin ng mga umiiral na batas sa ating bansa na dapat talaga namang nasusunod. Hindi lang po pwede na piliin lang natin kung sino ang dapat na paboran, dapat na usigin, no? Ang problema kasi sa ating bansa, lalo sa kapag ka ikaw ay malapit sa mga politiko o matataas na leader ng ating bansa, mga kababayan, madalas napapaboran, 'di ba? Napapaboran. Tulad nga nito, usapin nga dito kay Pastor Kiboloy na noong panahon nga ni Pastor Kiboloy ay lumabas nga itong investigasyon ng FBI sa Amerika na ito'y nagpapatunay na patong-patong nga yung nadiskubre na kaso. Kabilang nga dyan yung pangmumulesya ng mga minor de edad at kung ano-ano pa mga kababayan. Ito na ngayon, no? Ang mga issue na to ngayon ay malalaking issue na kadugtong nito na mga pinag-uusapan natin ng mga nakaraan na ito ba yung mga kailangang mabura na issue? Ibig sabihin mga kababayan, yung mga pulburon ng Pangulong Bongbong Marcos na issue na wala namang ebidensya na etong mga issue ba na ito dahil ito, tol neto, kakampi ng dating Pangulong, hindi naman makikakaala sa inyo, di ba? Ng dating Pangulong Duterte, si Kiboloy, isang numero unong spiritual advisor daw ng dating Pangulong Duterte. Kasama yan, issue ni Sara, issue ni Digong sa ICC, yung issue naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pantapal kundi pang-divert kundi pangliko, ha, para mailiko ang isipan ng mga kababayan natin na wag isipin, wag mag-analisa sa mga issue nila na yan na nga, marami na nga nagpapatotoo, 'di ba? Hindi basta-basta ang mga intelligence, tandaan ninyo, ng Amerika, nakita nyo naman yung kanilang mga instrumento, ano pa mang pamamaraan para ikaw ay kilalanin, para ikaw ay imbestigahan o ano pa man, high-tech ho lahat yan, mga kababayan. At ganun din naman, itong si Pangulong, dating Pangulong Duterte, na may mga issue rin sa ICC na talaga man pinag-usapan nung nakaraan, no? Mga nakaraang buwan, isyong issue yan sa ating bansa. Ganun din naman itong vice presidente natin na may issue din. No, mga kababayan, isipin ninyo. May mga issue na talagang pinag-uusapan sa ating bansa. At ngayon, bilang ito naman ay dapat na hindi dapat alam niyo, hindi dapat tutukan ng marami nating kababayan, ng marami nating mga media diyan, ng mga vloggers natin diyan, ng mga tulad ko ring Itchosero, di ba? Mga kababayan, eto na ngayon. So, ang gawin natin, maganda rin naman. Magandang estratehiya gawin natin, i-divert natin yung issue para lang sa ganun, hindi tayo mapag-usapan. Gawin natin ang issue na pulburon. Di ba? Mga kababayan, napakasimple. Lumang-lumang estratehiya, pero napaka-epektibo nito pagdating sa pakikipaglaban sa mga kalaban sa politika.
Ayun ako, mga kababahan. Alam nyo, napakababaw lang naman na pagpapaliwanag. Pero kung inyong pagnilay-nilayan, malalaman nyo kung ano. Maaaring ano. Diba? Maaaring nga. Na baka naman na ginagawa nilang issue na hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin maipakitang video. Sabi ko nga, kung natatakot kayo na ilabas yung video, bigay nyo sa akin, ako na mag-a-upload. Ako talaga mag-a-upload niya. Diba? Sa lintik ng mga gusto, mga boss ha, sa lintik ng mga nasa mainstream media, nasa radio, nasa vlogging, nasa social media, ang gusto niya issue. Ang gusto niya sila mauna. Pero etong mga ito, puro lang chismis. Puro lang akusa. Pero wala namang ebidensya. So mga kababayan, panoorin natin. No? Panoorin natin itong issue nga ni Pastor Kibuloy na alam naman natin, hindi kaila sa inyo. Ito'y talaga ng mga matinding kaalyado ng dating Pangulong Duterte na pareha sila ngayon inuusig ng International Court at ng FBI sa Amerika. Pasok. Pamamadali na ni Gabriela Parlis Representative Arlene Brosas sa Department of Justice ang investigasyon nito sa mga allegasyon laban sa tele-evangelist na si Pastor Apolio Kibuloy. Ayon kay Brosas, hindi dapat ipagsawalang bahala ng DOJ ang mga allegasyon laban kay Kibuloy at sa grupo nitong Kingdom of Jesus Christ. Correct! Ayon kay Brosas, noong nakaraang administrasyon ay walang nangyari sa allegasyon laban kay Kibuloy dahil nila itong nagpit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyon si naman Kibuloy pala. Ay naharap sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, yes! Fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, diri. Conspiracy at bulk cash smuggling sa United States District Court sa California. Kita nyo mga kababayan ha. Kayo na umusga mga kababayan. Diba? Yung mga issue na ganyan. Minsan nakakalungkot mga kababayan yung akala natin na totoong tao. Akala natin sila'y mga mabubuting tao. Pero alam nyo mga kababayan sa kabila nun, may mga nasa malademonyong katauhan. Diba? Ngayon, no? Si Norman Mangusio, FLM, diba? Si Francis Leo Marcos, nakikita ng taong bayan, ganito kung ano-ano pinagsasabi. Alam nyo mga kababayan, nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka kung bakit ang mga tao ay naniniwala pa rin. Alam nyo, tignan nyo na lang yung habas ng mukha. Kung katiwa-tiwala. Diba? Kaya mga kababayan, manuri kayong maigi. Kasi kapag hindi kayo manunuri, maliligaw at maliligaw kayo. Sabi nga nila, ang katangahan, oo, normal yung katangahan. Kahit sino, ha? Nagiging tanga. Pero kung araw-arawin nyo na, abay, ibang klase na yan. Kailangan nyo ng kumonsulta sa mga eksperto, ha? At dalubhasa pagdating sa problema sa pag-iisip. Muli, Mike Sorbera po, laging nagpapaalala, mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!